kayo'y tumindig? Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tayo po sa awit ng pagpupuri, Oh for a Thousand Thanks to Sing. Kapurihain awit na maraming bibig sa hari kong nagtangkilik sa mga bulisig. O Diyos kong lubhang malam, ako ay tulungan sa paglalathalang tunay ng iyong pangalan. Ang iyong pangalang Jesus sa tao'y tumubos at pumapawi ng lunos, galak ang kaloob. Ang lakas ng kasalanan kaniyang minunghay, bilang buhay pinawalan sa duho'y kuminang. Tinig di ako marinig, baka'y may titindig kung may paniwal at bait sa'y maalis. Ilay sa tuwa'y lumulundag, ipinangungusap, at nakikita ng bulag at nagapagligtas. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama, kami po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat at nagpupuri tulad po ng aming inawit. Ngayong araw na ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, maraming salamat po sa patuloy na pribilehyo at kalayaan na aming natatamo upang kami magsama-sama sa pananambahan sa Espiritu at Katotohanan. Maraming po salamat, Ama, sa nagdaang linggo, sa iyong presensya at patnubay, sa iyong propisyon at proteksyon, at sa lahat ng iyong mga pangako na aming pinanghawakan at patuloy na ipinapagpasalamat sa iyo. O aming Ama, dalangin po namin na aming pananambahan ngayon nawa ay mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, kayo pong aming maging patnubay at gabay. At inaalala po namin ang aming mga kapatid na sa anumang dahilan ay hindi pa po namin nakakasama sa dakong ito, patuloy mo silang pagpalain lahat sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po, O Diyos Ama, inaalay po namin ang aming pananambahan ito, naway mapagpala ka at kami maging pagpapala sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Diyos tindig ng daing, niligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pa. Isang mapagpala at mabiyayang araw po na linggo muli sa ating lahat.
Sa araw pong ito ay ating binabati ang mga magdiriwang po sa kaarawan mula sa Abril, sa linggong ito mula sa April 24 hanggang 30. Sila po ay sina April 26 po, Kayla Cassandra Dimalanta, David Patrick Farala, Jeanette Farala, Benson Mendillo, Celia Beatriz Mendillo, Kayla Beatriz, Joyo Panganiban. Sa April 28 po, si Lorraine Lisen. Sa April 29, si Ariel Palacio. At sa April 30, si Joseph Agarpao at si Samuel Leonides Angeles. Tayo pong lahat ay umawit ng happy birthday song para sa kanila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang iba po mga pahayag at malasakit, patuloy po tayong nagpapasalamat sa patuloy na mga gawain ng ating minamahal na iglesia sa buong linggo po mula sa umaga sa daily devotion. Daily morning devotion mula po alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Linggo. Tapos po sa ating daily evening prayer, Lunes hanggang Biyernes po, ikawalo ng gabi, patuloy po sila nag-aanyaya. Sa ating midweek Wednesday service po, sa dito na po tayo sa church, sa pangungunan ni Pastor Lito Onilla, tayo po ay nagpapasalamat. Ang aking kaibigan ministry sa junior worship po, sa pangungunan na ating deaconess, at sa children's Sunday school. Ganon din po ang kids weekly devotion. At patuloy din pong pinapaanyaya ang Sunday school po ng mga organisasyon, mga kabataan, mga sa Buklod Pilipino po, na isko din pong ipahayag yung pong unang biyaya Sunday school. Simula po kanina ay bumalik po kami sa cubicle. Kaya po sa mga maagang darating, kung maari, dumiretso po kayo sa cubicle bago tayo mag-Tagalog worship at via video call. At sa darating pong Mayo, nais ko na rin pong ipahayag sa pahintulot po ng ating Diyos at maging ang ating pastor, ang Buklod Pilipino po ay magdiriwang ng ika-42nd anniversary sa darating na Mayo. Kaya po sa susunod pong linggo, magkakaroon na po tayo, balik na po tayo sa ating face-to-face Sunday school. Sa cubicle po, right after, pagkatapos po ng ating Tagalog worship service, ang lahat po ay naanyayahan na pumunta po sa cubicle. Siyempre, manadol pa rin po yung mga face mask at bubuksan po natin ang pinto at mga bintana. At doon po tayo mag-aaral muli ng Buklod Filipino Sunday School. Simula po sa Mayo 1. At ganoon din po, yung mga ibang choirs pa po, patuloy din kanilang mga Sunday School. At pinapaanyaya din po ngayong araw na ito, after matapos po ang dalawang taon, ay magkakaroon po ng face-to-face luncheon fellowship ang ating mga kabataan na sabik na po sa isa't isa, not for sure. Ito po ay gaganapin mamayang alas 12:30, tama po ba? 12:30 to 4 p.m. sa Moss Brook Hall, sa pangunguna po ng ating youth pastor, si Pastor Jordan Manyabat. Meron pa po ba? Nakalagay din po sa ating liturgy na sa Mayo 7, district conference schedule po, at sa May 25 to 27, annual conference session. Isama po natin to sa ating mga panalangin. Meron po tayong natatanging handog para po sa ating church maintenance fund. Maaari pong dalhin natin ating mga handog na ito para po sa ating minamahal na iglesia, sa ating maintenance, dito po sa harapan, at sila pong nasa tahanan via bank account or GCash. Nakalagay po. Totoo po yun, mga kapatid, nasa sandali po tayo ng tanging paghahandog sa sandaling ito para sa ating pong
church maintenance, kasama na po dyan ang funding po para sa ating building project. Pwede nyo pong dalhin dito sa harapan kung kayo po ay nakahanda. Gawin po natin ngayon para po sa pagtataguyod ng ating mga proyekto. Ito lang po ang gamitin natin, itong isang basket dito sa gawing kaliwa ko. Hinihiling ko po sa pagkakataong ito na ang lahat ay tumindig upang basahin ko sa inyo ang pundasyon ng atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga. Ito rin ay sangayon sa atin pong lectionary text na nakaugnay sa atin pong Christian calendar. Ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, sa aklat ni Juan, kabanatang 20, talatang 19 hanggang sa mga sumusunod na talata, ganito ang ating mababasa, pakinggan niyong mabuti. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroona ng mga alagad, nang dahil sa takot, sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumain niyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na nga ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. Sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba na dahil nakita mo ako, pinagpala silang hindi nakakakita sa akin, gayon may sumasampalataya?" Pinagpalatay ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. Ang salita mo ay
saligan, di gaya ng buhanginan. Amen.
Purihin, dakilain natin ang Diyos sa mensahe ng awit mula sa ating koro. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating choir? Muli, welcome po mga kapatid sa ating regular congregational worship. Malaya na po tayo muli na magawa ang 100% attendance sa atin pong regular Sunday worship. Sa ganyang diwa, mga kapatid, gawin nating makaranasan at makabuluhan ang ating lagi ng pagsamba. Sandali tayong manalangin. Panginoon, narito po ang alay namin na pagsamba sa inyo. Sapagkat yan ang aming sukli sa inyo pong pagkakatawag sa amin. Mahayag ang aming pakikipagrelasyon na ikaw ang aming pinapanginoon. At mahayag yan sa lagi ng pagsamba. Mangusap ka po ngayong umaga sa aming lahat at makakita kami ng liwanag ng buhay mula sa inyong salita at maging sa mga awit naming narinig kasama ng aming congregational singing. Ito pong aming kahilingan, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito, ngayong umaga, nakapaloob pa rin po tayo sa espiritu ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan ay sang-ayon sa atin pong leksyon na binasa ko na kung saan ang itinidiin ay bagay na may kinalaman sa pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Subalit, ang nais ko pong idiin sa atin at yan ang maging focus ng ating refleksyon ay yung the absence of Thomas in Christian fellowship or in Christian gathering. Ang pagkawala ni Tomas sa pagsasama-sama ng mga alagad. Pansinin po ninyo, ayoko lumayo sa ating teksto. Ang sabi sa pangyayari na binasa ko sa inyo, noong ding linggo, noong gabi, ibig sabihin, umaga o madaling araw na buhay na muli ang Panginoon, kinagabihan, sa paglalarawan, ay napakita ang Panginoon sa 11 alagad. Sa panahon na sila ay nagkakatipon. Ibig sabihin, hindi inabot ang kinabukasan kaagad-agad. Nagpakita ang Panginoon physically sa 11 alagad. Wala pa noon si Tomas. At sa pangyayari, mga kapatid, merong pananaw at narito ang aking pagsusuri, nais kong i-share sa inyo
pagsalusaluhan natin. Merong pananaw o merong ipinakikita sa atin ang pangyayari kung bakit nagpakita ang ating Panginoon sa 11 alagad. Dadapuat, ayokong lumayo sa atin din teksto. Sa unang pagkakataon, sa first appearance ng ating Panginoon, naroon nga ang sinasabi, wala si Tomas na isa sa 12 alagad. He was then absent when Christ appeared to them. Merong ilang sinasabi ang mga Bible commentators kung bakit daw wala si Tomas sa pagtitipon ay sapagkat nabigo si Tomas na mangyari ang kanyang pagkakaalam na si Jesus ay magiging isang hari at marirealize ang dreams ng mga tao na sila ay lalaya at makawawala sa kapangyarihan ng Roman Empire. Dahil patay ang Panginoon, para kay Tomas, wala na. Wala na siyang inaasahan. Kaya, kumbaga sa salitang Pilipino, parang siya ay nagmukmuk. At kung saan dala nagpunta, hindi sinabi. Ano ang mensahe sa pangyayari na nakapaloob sa atin pong text? Again, mga kapatid, pero pong dalawang bagay ang nais kong idiin ayon sa pangyayari at ito ang salita ng Panginoon sa atin. Una, mga kapatid, Jesus gave His peace in the absence of Thomas. Tumayo ang Panginoon samantalang nagkakatipon ang mga alagad sa loob ng isang bahay. Napakita physically at immediately sa pagpasok ng Panginoon sa lugar na nagkakatipon ang mga alagad sa loob ng bahay, ang agad niyang ibinigay walang iba kung hindi ang kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon sa ating teksto, tanggapin ninyo ang kapayapaan. Mga kapatid, kung susuriin natin ng malalim, immediately ibinigay ng Panginoon ang power of resurrection. At ang isang power of resurrection na daladala ng Panginoon, walang iba kung hindi ang peace. Kapayapaan. At yan po'y 3 times na inulit ng Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. 3 times. Bakit po? Ano ba ang context? Mga kapatid, meron pong dahilan. At ang dahilan niyan ay naroon sa pangyayari. Ang sabi dito, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, nang dahil sa takot,
sa mga Hudyo, doon dumating ang Panginoon. Tumayo sa kanilang harapan at ibinigay ang kapayapaan. Please take note, mga kapatid. May dahilan kung bakit ibinigay ang gift of the resurrection, sapagkat ang kalagayan ng mga alagad ay ano? They were in a state of fear. Ipinakikita ang kanilang pagkatakot. Mga kapatid, naroon sa pagkakapinid ng pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan, na pinagfe-fellowshipan, nakapinid ang mga bintana, ang dahilan ay sapagkat natatakot sila na sila rin ay usigin, sila rin makaranas ng kamatayan sapagkat sila ay identified with Jesus. That is the context, mga kapatid. Mayroong konkretong kalagayan. Nasa biglang tingin, maunawaan natin, isinara nila ang pintuan ng bahay. Lahat nakasara. And that is the symbol, and that is the sign of fear. Sila naman ang uusigin. Sila naman ang susunod na pinakikita ang kalaban na mga punong pari at pinuno ng bayan sa panahon noon na kanilang kinilalagyan. Imagine, siguro po kung tayo lalagay sa kanilang kalagayan at damahin natin ngayon, marahil yun din po ang ating gagawin. O baka higit pa dyan. Baka tayo ay magpapatay pa ng ilaw. Higit pa sa pagsasara ng pintuan ng bahay at kasama na ng mga bintana na ating kinalalagyan. But that is the point. Nang dahil sa pagkatakot, at ano bang ibig sabihin ng pagkatakot o ng fear? Ni-research ko, mga kapatid, ang fear is meant what? Cowardice. Pagkaduwag. Naduduwag sila. Kaya ipinakikita yan ng pagsasara ng pinto at ng mga bintana. Mga kapatid, sa bahay na nakapinid, ang lahat ipinakikita na ang spirit of fear ang kumokontrol sa mga alagad. At sapagkat kumokontrol ang fear sa kanila, ito ang nagpa-paralyze sa kanila. Imagine, mga kapatid, alam po natin ang ibig sabihin ng paralysis, di po ba? It makes our human body numb. Parang walang pakiramdam, walang lakas. At yan ang mga alagad. Parang mga paralitiko na dahil sa takot, hindi makapagpatunay ng kanilang sarili na may magagawa, hindi makapagpatunay ng kanilang pananagutan.
at hindi makapagpatunay ng kanilang pagiging alagad o tagasunod ng ating Panginoon. Nang dahil sa takot. At ganun din, mga kapatid, ang ibig sabihin na nakapinid ang pintuan at ang mga bintana. Again, ang dahil sa takot, sapagat ang takot, naglalarawan na ang mga alagad ay ano? Wala sa abnormal, o wala sa normal. Nakapahayagan ng buhay na kung saan dapat ang normal na buhay ay dapat mahayag sa abnormal na kalagayan. Abnormal sila. And that is the point, mga kapatid. Yun ang panahon na ibinigay ng Panginoon ang kapayapaan. Sa panahon na ang tao, katulad ng mga alagad, na sila ay natatakot. And that is the immediate gift of the resurrection of Jesus Christ. Mga kapatid, ganyan po kalalim yan. In our concrete situation, there is always the gift of the resurrection of Jesus Christ. And in this context, mga kapatid, ang kinakailangan nila ay peace. Sapagkat inuusig sila. At diyan natin maasahan, mararanasan na talagang merong dalang power, kapangyarihan, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon sa isang kalagayan na tayo ay may banta sa buhay, na tayo ay naguguluhan, na tayo ay nasa panganib. May daladalang power ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, and that is very specific. That's the time that we need the peace of Christ. Yan po dapat nating makita ang nasa likuran ng ating teksto. Ano po niyo iniisip po ito bago ko lumagay doon sa huli? Ano nga ba talaga ang kailangan nila? May banta. May panganib. At diyan sila natatakot. It involves life. It's a matter of life and death. Iniisip ko po ito, saan nila kukunin? O anong dapat dumating sa kanila? Mga kapatid, iniisip ko po, wala talaga tayong pagkukunan ng kapayapaan kung hindi ito'y dapat ibigay lang sa atin ng Panginoon. Or to put it in another way, the resurrection of Jesus Christ, He made peace available. Ito'y bagay na espiritual na hindi natin makikita sa lupa sapagkat ito ay hindi produkto ng lupa. No amount of money can buy peace. At kung may pera man po tayo, hindi natin mabibilihan kahit saan, kahit pumunta tayo ng Robinson, kahit pumunta tayo ng SM, kahit pumunta tayo ng palengke. Mga kapatid, peace is what? Not available. Sapagkat ang kapayapaan ay talagang ibinibigay, walang bayad ng Panginoon, at yan ang isang daladala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam po ninyo, marami na ang... Alam niyo po ba yung si Jacqueline Onassis? Nung mga 1960s,
70s, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo? Pinakamayaman? Nag-commit ng suicide. Because of the absence of peace. In spite of the presence of abundance. Kaya mga kapatid, bago ko lumipat sa huli, ang nakalulungkot, yan ang hindi natanggap ni Tomas because of his absence in Christian gathering. Nung ibinigay ng Panginoon ang kapayapaan mula sa kanyang pagkabuhay na muli, ang nakalulungkot, wala si Tomas sa Christian gathering. He missed it. He missed it. Nakapanghihinayang. Kaya't ang panawagan sa atin, mga kapatid, here is the peace of Christ. It is always available, now always available. It came from the resurrection of Jesus Christ. The call for us this time is to make ourselves available in our Christian fellowship, in our Christian gathering, in our worship services. Sapagkat kung tamang wala ang Panginoon sa libingan, katulad ng sabi ko noong linggo, sapagkat dapat lang nawala siya sa libingan, sapagkat siya ay hindi para sa libingan. Kung bakit siya wala, ay sapagkat siya ay nasa atin bilang isang kapayapaan. Again, that is the call. Wala si Tomas sa panahon ng pagtitipon. Kaya narito, mga kapatid, sa panahon na tayo nagugulumihanan, sa panahon na tayo nasa kagipitan, sa panahon na nasa panganib ang ating buhay, sa panahon na tayo may banta sa buhay, sa panahon na tayo wala, naroon ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Buhay! Kaya we can claim the promise of Jesus Christ. Ang isang pangako ng ating Panginoon, for where two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. Because the presence of Christ, the living presence of Christ in our lives is what? Is at the same time our peace. Mismo ang pagtayo o ang presensya ng Panginoon sa gitna ng mga alagad at maging sa panahon natin ngayon, ang living presence ng Panginoon in itself, that is peace. Kapayapaan na magbibigay sa atin ng lakas at kasapatan upang mabuhay tayo ng mapayapa sa abnormal na kalagayan ng ating buhay. Maging sa panahon ng COVID, maging sa panahon ng pandemic, mga kapatid, that is abnormal. Kaya sinasabi natin, meron ng new normal. Ang mensahe sa atin, narito, ang kapayapaan ang magno-normalize
ng ating buhay. Na dyan natin madadama, kahit may banta, may kagipitan, may panganib, ang kapayapaan, yan din ay isang kapanatagan. Ang kapayapaan ay isang kalayaan. Kalayaan na kahit may kaguluhan, posible ang kapayapaan sapagkat ito ay gift of the resurrection of Jesus Christ. Tinatanggap lang natin. But the point is, let us always make ourselves available in our relationship with Christ, in our Christian gathering, in our Christian fellowship. Ang huli, at dito po akong magtatapos, pansinin po ninyo, ang kapuna-puna rito na binanggit sa ating text, sa verse 22, ang sabi dito, babasahin ko po, muling sinabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. At pagkatapos, ang kasunod, sila ay hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Well, mga kapatid, that is another gift of the resurrection of Jesus Christ. Again, kung susuriin natin ang pangyayari, mga kapatid, sapagkat sila'y mahina, sapagkat sila'y naduduwag, because of the absence of peace, this time, ang ipinakikita sa atin, matapos ibigay ng Panginoon ng kapayapaan, ang ikalawa na ibinigay ng Panginoon, bunga ng kanyang pagkabuhay na muli, walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sumain nyo, ibinibigay ko ang Espiritu Santo. This time, Jesus made the Holy Spirit available to them. Or to put it in another way, ibinigay ng Panginoon sa kanila ang banal na Espiritu upang sila ay mabuhay sa paglago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Upang sa kanilang paghayo, upang sa kanilang pakikipamuhay sa magulong mundo na nandoon ng pag-uusig. Ang banal na Espiritu, ang kanilang maging lakas, ang kanilang maging power, available. Paano natin unawain ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Try to think of that. Paano ba natin inuunawa bilang mananampalataya ng Holy Spirit ay power? Sa gitna ng kaguluhan, maging sa karanasan ng mga alagad. Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin upang maging power ng ating buhay sapagkat naroon ang laman ng banal na Espiritu ay ipiniliwanag ni Saint Paul. Ang laman na banal na Espiritu ay nasa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, babasahin ko sa inyo. Ang bunga, ito ang sabi ni St. Paul, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Imagine mga kapatid,
kung bakit ang Holy Spirit ay power sapagkat ang laman ng banal na Espiritu ang naipuproduce nito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ang ikalawa, kagalakan. Joy. That is the power of the Holy Spirit. Joy. At nabanggit, kapayapaan. Ang isa pang power o ang bunga na ibinibigay ng banal na Espiritu ay pagtsatsaga. Mga kapatid, ang pagtsatsaga, power. Ang kabaitan, kaloob ng banal na Espiritu, that is power. Kabutihan, that is power. Katapatan, that is power. At kahinahunan at pagpipigil sa sarili, that is power emanating from the Holy Spirit. Mga kapatid, yan ang gift ng resurrection. Ibinigay sa kanila ang banal na Espiritu upang masalunga, malabanan, maharap ng mga alagad ang mga sagabal sa buhay, pangunahin ang persecution, ang pag-uusig. At ganyan din po tayo sa panahong ito, maaring walang persecution, pero marami tayong kinakaharap ng mga banta ng buhay, katulad ng mga kalamidad, katulad ng pandemic, katulad ng economic crisis, at iba pang mga krisis. Ang ating power, walang iba, kundi ang power ng banal na Espiritu. Naharapin natin ito, ang lahat ng ating pakikipaglaban sa sagabal sa ating buhay, haharapin natin yan sa espiritu ng pag-ibig, sa espiritu ng kagalakan, sa espiritu ng kapayapaan, sa espiritu ng pagtsatsaga, sa espiritu ng kabaitan, sa espiritu ng kabutihan, sa espiritu ng katapatan, sa espiritu ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili. That is our power! Yan po ang ating kapangyarihan. The more na nakikita tayong umiibig, mga kapatid, dyan mapapahiya ang umaaway sa atin. Kapag tayo matyaga, kapag tayo mabait, kapag tayo nabubuhay sa kabutihan, sa katapatan, sa kainahunan, dyan babagsak ang mga lumalaban sa atin, ang mga sagabal sa buhay natin, at yan ang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad. To live in the power of the Holy Spirit. Kabaligtaran ng pagkagalit, kabaligtaran ng pagmamataas o pagmamayabang, kabaligtaran ng pagganti o paghihiganti. Kabaligtaran ng ating physical strength. Baligtad, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay inilalarawan at dyan tayo lumago sa katulad ng paliwanag ni Apostol Pablo at yan ang naging puhunan ng mga alagad upang harapin ang pag-uusig at dyan nangyari sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang paglago ng sangkakristyanuhan. Kaya ang panawagan po sa atin, mga kapatid, lumago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. But again, that is the second thing. Yan ang ikalawang bagay na na-miss ni Tomas sapagkat siya'y wala. Absent sa Christian gathering. Pero ang konklusyon, babasahin ko po sa inyo sa verse 24, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal, siya pa rin ito, ay naroon sa ikalawang pagkakataon, nagpakita nakasama na
na 11 alagad. After 1 week na siya'y nagtago at nagmukmuk, sa pagkakataong ito, napakita siya at sumama sa Christian gathering, sa Christian fellowship, at muli, nagpakita na naman ang Panginoon. At doon, nakinabang si Tomas, sapagkat ang sabi sa huli, inulit ng Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Ano ibig sabihin yan sa konklusyon sa atin? Mga kapatid, makita natin nung tinanggap, nung makinabang si Tomas sa gift ng resurrection, ang sabi ng Panginoon, nakita mo na ako, nakita mo na nabutas ang aking kamay, pati ang aking tagiliran. Sumampalataya ka na. Ang naging tugon ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Mga kapatid, ang ibig sabihin lang niyan, ang ibig sabihin niyan sa buhay natin, God o Jesus, ang ating Panginoon, ang totoong, ang lahat-lahat sa atin. Ang lahat-lahat kay Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, ang ibig sabihin, wala nang iba pa. Sapagkat kung wala nang iba pa, wala na ang pag-aalinlangan pa. Humayo po tayo sa umagang ito na tayo ay laging nakikinabang sa ating Christian gathering, sa ating Christian fellowship, sa ating Christian worship, na sa konkretong kalagayan ng ating buhay, hindi nawawala ang Panginoon. The more na kung wala siya sa libingan, ay sapagkat siya ay nasa atin na isang kapayapaan at isang giver, tagapagbigay ng kapangyarihan, walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. 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 Purihin po at pasalamat sa ating Diyos sa mabiyaya at kapangyarihang mensahe. Maari po bang palakpakan natin ang ating Diyos sa ating mensaheng narinig at natanggap? Salamat po aming pastor. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng paghahandog para po sa ating, ng paghahandog na ating mga kaloob, ikapu at mga pangako. Muli po maari nating daling sa harapan at sila pong nasa tahanan, patuloy po ang panawagan sa pagbibigay via bank. Nasa screen po ang bank accounts. Sige po. Jump around, everybody sing.
Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. And praise His name. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa pribilehyo at kagalakan na maghandog para sa iyong gawain para po sa aming kilalago ng iyong kalulhatian, Panginoon. Maraming pong salamat sa paggabay mo para po ito'y magamit ayon sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay nasa awit po tayo ng pagtatalaga at pagpapasalamat. Pass me not, O gentle Savior. Tayo manalangin. O Diyos, narito po ang sadya naming pagsasama-sama. Inuugali namin, ginagawa namin sapagkat noon pa man at hanggang ngayon nasumpungan namin na kami ang makikinabang sa aming Christian worship na ito. Sapagkat ikaw ang nasa aming kalagitnaan, higit pa sa nakatayo. Ikaw ang living presence. Nakasama namin sa katauhan ng banal na Espiritu at muli naming binalikan itong isang daladala ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya kami nagbibigay lamang ng ganti, ng sukli, sambahin ka,
ganun kami rin. Ang totoong nakikinabang ay ang itinataas ka po namin. Dinadakila sa aming mga buhay. Hallelujah. At ito rin ang sandali, O Diyos, ng aming pangungumpisal. Sa diwa ng kababaan, napasisiyasat po kami sa inyo. Sa isang ligong lumipas, nahayag ang aming kahinaan nang dahil sa aming mga pagkukulang, mismong aming sarili, may pagkakataon hindi namin mapanagutan at ito'y nagiging pabigat sa iba. Patawad po. Kulang kami sa paglago sa kapangyarihan ng Espiritu. Nakikita sa kakulangan namin sa kahinahunan. Nakikita sa kakulangan namin sa katiyagaan. Nakikita sa kakulangan namin sa pagpipigil sa aming sarili. Nakikita sa pagkukulang sa paggawa namin ng kabutihan. Ano pat may pagkakataon, nadudulas kami. At yan tiyak sa nakaraang mga araw, naroon kung bakit may nasasaktan. Kung bakit mayroong nawawalan ng dahil sa kakulangan namin ng paglago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patawad po, O Diyos. Patuloy niyo po kaming siyasatin. Ito rin ang sandali ng aming pagpapasalamat. O Diyos, salamat po sa katiyakan ng kapatawaran. Aming kiniklaim ang katuruan na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, Ikaw o Panginoon ay tapat at banal na kami lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Salamat po. At sa oras na ito, kami po'y pinatawad nyo na rin sapagkat ito ang daladala rin ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, katiyakan ng kapatawaran. Salamat na nagdudulot ng pananatili namin sa kaligtasan. Hallelujah. Salamat po. At hindi namin nililimot ang buhay namin, humahaba. Kahit meron pa rin pandemic, kahit magulong aming bansa, kahit may mga kalamidad, salamat po, humahaba pa rin at hindi niyo winawakasan ang buhay namin. Ito'y na-enjoy pa rin namin hanggang sa mga sumandaling ito. Salamat po. Ang totoo, marami na po ang nauna sa amin. Salamat din sapagkat meron kang plano sa kanila. Hindi sila nawala ng buhay, kundi lalo pang nagkaroon ito. Salamat. Sa buhay ng aming church, dito po kami lumalago, dito kami nadadagdagan, dito kami natututong managot. Dito nyo kami tinatawag na mag-mission din at makinabang ang iba sa buhay namin. O Diyos, salamat ng marami. Dito kami nagtutulungan, nagdadamayan. Dito kami nagpapalakasan sa church. Salamat, kaya tama na kami dapat laging makita at hindi mawala sa Christian gathering. Hallelujah. Salamat po ng marami. Ang huli, kami humihiling, narito inyong mga anak sa kanya-kanyang pagluhod, maging ang mga nasa tahanan, maging ang mga nasa malayo. O Panginoon, huwag niyo po lampasan ang inyong mga anak na ito. Higit niyong ibigay ang nararapat sa kanila mga kahilingan, subalit ayon sa inyong kalooban upang sila'y managana at pangunahin maging malakas at maging mapayapa upang maharap namin ang mga hadlang sa buhay.
Meron silang mga kahilingang bagay na may kinalaman sa kagalingan, sa karamdaman, na nanatili sa amin, naririto. O Diyos, ang kapatid na baby, Villarreal, na dinadialysis na rin. Ang kapatid na Bebot, dinadialysis din. Ang kapatid na Torch, dinadialysis din. Ama, pahabagan niyo po sila. Bigyan pa ng kalakasan at kapayapaan upang sila'y maging panatag. Andiyan pa rin ang kapatid na Sinya, humihiling. Marami rin dinaramdam sa pangangatawan. Kagalingan din po. Ang aming kapatid na Jean, Asuncion, may dinaramdam pa rin sa pangangatawan. At ang kanyang mahal sa buhay. Ano pat narito sa amin po sa Tagalog congregation pa lang, ilan pa lang sila na idinudulog ko, ipagkalob niyo po kung paano sila ganun din, kalakasan pa rin at kalusugan ng pangangatawa na mapas sa kanila. Ang aming mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal, maging makabuluhan at makaranas ang kanilang buhay. Nang dahil sa pakikipag-ubnay sa inyo, O Diyos, ibigay niyo rin po ang kasaganaan sa kanila. At ang huli, sa aming bayan, malapit na ang halalan. Nawa ang kalooban niyo masunod at maging matagumpay ito ang halalan upang maging pagkakataon sa aming bansa ang magpatuloy na masumpungan ang kasaganaan at hindi ang kahirapan nang dahil sa tama at matapat na pamumuno. Yan po kami, O Diyos pansamantala na dumudulog sa inyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O bukal ng kasiglahan, buhay sa lupa'y tangi kong yaman at sa langit man. Kristo, Kristo, ako'y pakinggan kung iba'y tinatawag. Minamahal, patuloy natin tanggapin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, ang kapayapaan at ang pamamalagi ng Banal na Espiritu sa ating buhay upang masalungan natin ang banta, ang mga pagsubok at kahirapan sa ating paghayo sa sanlibutan. Ang Diyos na ito sa ating lahat, sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.